After ko sila ilagay sa isolation box, I observed them for 24 hours and napansin ko na nag-impis na yung mga belly ng ibang female guppies natin. And then to my surprise, may mga nakikita na akong mga maliliit na lumalangoy dun sa bandang likod. Ayan na sila. Di naman sobrang dami yung drop ng ating mga female guppies dahil ito nga ay kanilang first drop. Normal tong nangyayari kapag first drop ay medyo konti lang yung nilalabas nilang mga fry. Actually, hindi nga recommended na ilagay sa malaking tank agad yung mga fry ng mga guppies kasi medyo magsa-struggle sila to hunt for food dahil sobrang lawak ng area. Pero dahil nga pet ko lang itong mga ABT na to or albino blue topaz at walang katapusan ng pag-ulan recently, pinili kong ilagay sila dito para hindi agad magbabago yung water temperature. Di agad lalamig yung tubig and that means mas magiging okay sila dito. Alam natin na ang mga guppy ay nagtithrive sa warmer temperature kaya nga ang breeding season nila ay around summertime. Medyo mahina rin sila sa taglamig kaya mapapansin nyo na talamak sa ating mga guppies nagka-clamp fin or tumitiklop yung mga fins nila kapag malamig yung panahon o nag-uulan. Pinili ko na lang sila ilagay dito sa 75 gallon dahil nga maraming tubig. Ang concept kasi is mas less na water volume, mas mabilis nagbabago yung water temperature based dun sa surrounding area niya. So if we're gonna compare yung isang 5 gallon tank dito sa ating 75 gallon tank, well most likely mas mabilis lumamig yung 5 gallon. Kung dun ko sila ilalagay, baka magkasakit pa yung aking mga fry. Para sa mga nagtatanong kung anong perfect na pagkain ng ating mga fry or baby guppies, ito, nag-hatch na ako ng baby brine shrimp eggs ng Drip by Vinci. Live foods po talaga yung highly recommended para sa ating mga guppies para ma-boost yung kanilang paglaki. In the wild kasi ang mga isda, initial instinct nila kapag pinapanganak is to hunt for live food. So yun talaga yung una nilang kakainin compared to using yung mga feeds or decapsulated. Pero kung wala kayong available na live food, okay lang din naman. I-observe ko pa rin ang aking mga ABT fem dito sa aking 75 gallon tank. Yung mga nanganak na, hindi ko muna ibabalik dun sa aking shallow tank dahil kailangan nilang magpahinga and magbawi ng energy. Tandaan nyo, pag nanganganak yung mga fems nyo na guppy, huwag nyo agad iahalo sa mga male. Bigyan nyo sila ng a little bit time to rest and to recover. That's it for now. Update ko na lang kayo kung meron tayong progress dito sa ating mga fry ng ating ABT or albino blue topaz really soon.